morning, mayong buntag mga sis. Good morning. Nagising ako kasi binabaha na po yung ano dito. Akala ko ordinaryong ulan lang ito. Hindi ko kasi alam na may bagyo pala. Unang ulan sa probinsya namin ng Masbate, pero matindi ang ulan. Kasi bagyo. Bayan. Sabi ko, ba't kaya kahapon pa hindi na tumitigil yung ulan, mga sis? Sa amin, dito sa amin sa Masbate, grabe na, ang lakas na ng ano. Nakita ko dun sa TV, parang nasa signal number one kami. Pero, talagang as in, grabe talaga siya. As in, kung gaano kainit ng mga nakaraan, sis, ngayon naman, talaga naman, walang humpay na talaga siya. Walang humpay. Pakita ko sa inyo kung gaano paan. Baha po kami, sis, dito sa apartment. Kasi magdamag nga kasi na ulan. Ayan. Kaya napalabas ako. Sabi ko, ano pa yung nangyayari? Bagyo, unang ulan sa probinsya natin. Yung mga bagyo. Hello. Unang ulan ito, sis, ha? Unang ulan, pero pakita ko sa inyo, tingnan niyo. Unang ulan sa amin, sis, ba? Tingnan niyo. Pero yun po yung ano, yung higahangin. Na umiikot na yung hangin, no? Oh. Ganyan, signal number ko yata ang Masbate. Ipo, sis, oh. Ang aming mga langka, baka maglaglaga natin. Po, sayang. Ayan. Nagbabawag na yung ulan. Maglalaglaga na yung ano. Talagang. Talagang galit na galit yung hangin. Po. Eh, itong pamangkin ko pa naman, mag-ano pa po. Lakas ng ano, bagyo yata sa amin yata, signal number po na. Bakit nandito sa amin? Pakita ko sa inyo. Na, unang ulan ito ng unang ulan ng Mayo. Bagyo agad. Lakas, lakas ang hangin. Lakas ang hangin. Talagang hindi ito ano, talagang hindi basta lang na ano, lakas ng ano. Talagang umiikot-ikot siya, umiikot. Ang lakas ng sound ko po. Yan. Yan po nyo dito yung... Hindi ito pwedeng... baliwalain. Kasi ang lakas ng ano. Ang lakas na po. Ay, itabi ko nyo dyan. Ano tayo doon sa kanila? Wala akong payong mga sis, nakatuwalya lang ako. Ayan mo yung siso. As in, lakas ng ulan. Magdamag itong ulan na to. Magdamag, walang hinto. Magdamag ang ulan. Hindi tayo makalabas na ito dahil una, yung mga puno. Akala ko nung una, yung ordinary na ulan lang, ordinary rain lang siya. Hindi pala ito ordinary rain. Talaga palang bagyo ito. Signal number one pa lang yata kami dito sa amin, pero talagang inaariya na kami ng ano, ng malakas na hangin na may kasamang ulan, masis. Talagang... yung ulan, yung hangin umiikot talaga ng maririnig.
nasubrahan man kami sa ano, sobrahan man kami sa ayan lakas ng dito ako sa rooftop ng sis. Itong apartment na tinitirahan namin kasi may rooftop ito. Talagang dito talaga siya na mo na umiikot talaga yung ano no? Umiikot talaga dito yung hangin no? Tapos lumalakas na naman siya oh. Talagang hindi mo sabing ah, itong kapamangkin ko pa may ano, may outing daw sila sa school. Talagang mag-ano daw sila yung magsi-swimming sa ano ba, pools. Ay nako, sabi ko hindi pwede. Tingnan mo naman yan. Diskuloy. Ala, palakas ng palakas ang hangin. O yan. Mag-ano ka pa o? Lakas ng ulan? Palakas ng ulan o. O, naririnig yan. Temo. Eh, di ba? Magdamag po kaming inuulan dito sa amin sa Masbatis. Tsak doon sa may mga mababaw na kuan. Ano na doon? Ano na doon? Maapaw na naman yung tubig. Eh dito sa amin medyo nasa taas-taas pa itong aming lugar dito. Sa may apartment. Medyo ano pa dito. Yan. Wawa naman yung mga hangin. Oh. Nasa signal number 1 yata kami. Oh. Tinan mo. Oh. Tinan mo yan dyan. Oh. Tumba-tumba na yung mga puno nila. Oh. Ano? May apakan po. Yan, lakas talaga ng hangin. Kasi, ay, sa tayo, ay. Pangala ko nga, ordinary na ulan lang. Hindi pala ito ulan. Pakita ko sa TV. So, ano na yung signal natin. Number 1 pala tayo. Signal number 1. Akala ko, malakas lang yung ano nila. Malakas lang yung ano yung tubig dito, akala ko umapaw tubig yung pala dahil walang isda sis, ayan ang ulam natin ay gata na naman, may gata na naman pero ngayon hindi lang ang gagataan natin, wow. Hindi ayan, takbit sis ang ating gagataan, ayan nagata ulit ako sa ilalim, nandyan yung ating kasag dyan sa ilalim, pakita ko sa inyo ayan, ang halo ng ating gata ay kasag ulit, ayan o. Kasi wala tayong nabiling isda doon sa palingki, kundi wala talaga isda. Ang mahal ng isda, tuho na sa 200. Kaya sabi ko, hindi na lang tayo magbili ng ano, hindi na lang tayo magbili ng isda. Bumili na lang ako 100 ayan o, 100 kasag, ayan. Tapos yun na lang ang ating sahog ulit. Pero ito, ganito na yung, ito pakbit ang ating gulay. Hindi na yung langka kasi napakahirap balatan ng langka. Kahit maraming langka dyan, ayoko na mag-ulit. Tama na yung 2 beses. Kasi ang hirap. So ito na lang. Eh, wala tayong mabiling isda doon sa palingki, kundi bangus na kakasawa na. Kaya sabi ko, tsaka payat ang mga bangus, kaya hindi na ako bumili ng bangus. Bangus sana. Kaso payat. Kaya ano, ayan, kumukulok na sis yung ating ano, yung ating liputok. Ay, hindi pa to liputok, ito yung unang paanohin natin yan hanggang sa maluto yung ating gulay tsaka ang ating kasang. Ayan, ito talaga yung liputok natin na gata. Ayan, tsaka yan, ito lang lalagay natin, sili, bawang tsaka sibulyas lang. Ayan, para masarap. Ayan, habang pakukulo, takpan na natin siya. So yun na nga mga sis, kasi nga bagyo, kaya ang nangyari, ito yung ating ulam. Ang mamahal po ng isda, 300 ang kilo, ang bangus, 240. Yung galunggong kulay pula ang buntot, ang kilo ay 300. Mahal. Ay sabi ko naku, para ng karne yan, di ito na lang muna. Sabi na si Manang sa mga nagtitinda. Kaya bagyo nga kasi talagang mahangin ngayon sis ang panahon.
dito sa amin sa Masbate. Hindi ko lang alam sa iba, sa ibang lugar ha. Pero dito sa amin talaga, nandiyan pa rin yung buntot ng bagyong, ewan ko ang pangalan, nakalimutan ko. Basta ito, masarap na ito sa akin. Kasag na lang tayo. Seafoods na lang. Seafoods ang available doon ha. Sa 300 lang ang kilo ng mga shrimp. Pero kaso maliliit. Maliliit. Ang mga ganyan lang. Ganito lang kalalaki na shrimp. Tapos yung mga seafoods, lato-lato, mga ganun. Hindi na tayo makain na lato-lato. So, kasagkan lang talaga. Ang kilo ng kasag ay 300. Ayan, nasis na buti na yung ating ano. Nilagay ko na yung ating liputok. Kasi ano siya, yung kakanggata natin, ayan na nilagay ko na. Binawasan ko yung unang gata na malabnaw. Kasi lutok na rin naman siya. Kaya, ayan. Ayan, kulok-kulok na siya. Kasi nilagay ko na yung ating kakanggata. Ayan, ayan, masarap na yan. Pero ako talaga sis, gusto ko yung gata. Ayan, parang sarap. Ayan. Medyo pamantikain natin ito. Kaya lang kawawa naman yung ating gulay. Pero hindi na, kahit hindi na masyado. Lutuon na lang natin yung gata. Ayan, ayan, ayan. Ayan, lumula na yung ating kasap. Ayan, ating sarap. Sob na tayo nito. Mas nakakatipid tayo pag ganito sis, kasi gulay na vegetable, tapos ang halaga lang ng niluto natin ay hindi umabot ng 200. Nasa 100 ang dala kong pera kasi is 150, mga 170 lang. May luto na tayong ganito, diba? Isang kawali na ng ating ulam, nakatipid tayo. Pwede na natin iulam ng buong araw, tanghalian at lunch. Tanghalian at lunch. Tanghalian at dinner. Wow! Ang sarap. Ang sarap. Kasi namiss na miss yung gata. Tsaka may timpla na rin. Yung ang lasa niya sumusuot yung anghang. Kasi di ba nga tatlong sili ang nilagay natin. Yung anghang-anghang niya. Tsaka yung pamis ng gata. At yung ano, yung timpla nating paminta at asin, bitchin yan. Kunti lang na yung binitchin natin dito kasi para ang ating health, ang ating ingatan. So yun na nga sis, maraming maraming pong salamat sis. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thanks for watching mga sis. Ingat kayong lahat. Sa panahon naman ngayon, pagtapos ng init, ay ulan na naman. See you lang sis. Maraming salamat. Bye-bye.